1981, Baghdad, Iraq. Nagulat ang mga mamamayan sa syudad dahil may 12 fighter jets silang biglang namataan sa himpapawid. Sa baba ng lipad ng mga ito, kitang-kita na iba ang kulay at flag nito kumpara sa Iraqi Air Force. At dito na nila napagtanto na mga Israeli F-16 at F-15 fighter jets pala ito na papunta sa isang nuclear reactor na pinapagawa ng diktador na si Saddam Hussein. Sa bilis ng pangyayari, nagkandara pa ang puwersang militar ng Iraq. Niratrat nila ng surface-to-air missiles ang mga fighter jets, ngunit nang hindi nila alam, kalkulado na ng mga Israelis ang bawat galaw nilang gagawin. Ito ang Operation Opera, ang malatap gun na secret operation ng Israeli Air Force na tila sa pelikula lamang natin napapanood. Mr. Goodbye! Mga taong 1960s hanggang 1970s, naglungsad ng nuclear program ang bansang Iraq. Taliwas sa inaakala ng lahat noon, ang programang kanilang sinasaliksik ay hindi nila i-develop para gawing armas. Ayon sa kanilang gobyerno, isa itong scientific research facility lamang. At sinuportahan ito ng bansang kanilang pinagkuhanan ng materyales, ang bansang France. Sa halagang $300 million, nabili nila ang isang research reactor at pumirma ng kasunduan na naglalahad ng kooperasyon sa pagitan ng Iraq at France. Nakasaad sa kasunduan na hindi kailanman gagamitin ang naturang reactor para sa anumang militar na aktibidad. Ngunit iba ang kutob ng Israeli government ukol dito. Pero kahit na ganun, ang Prime Minister noon ng Israel na si Yitzhak Rabin ay minarapat na daanin sa diplomasya ang issue. Ganito rin ang ginawa ng sumunod na Prime Minister ng Israel na si Menachem Begin noong 1977. Sa katunayan, pinadala nila si Moshe Dayan ng kanilang foreign minister upang makipagnegosasyon sa France, US at Italy para sana pigilan ang pagbuo ng naturang pasilidad. Pero madiskarte rin itong Israel at sa kabila ng kanilang pakikipag-usap, gumagawa rin sila ng mga preparasyon kung sakaling lumubo ang tensyon sa pagitan ng kanilang bansa at Iraq. Sa katunayan, gumawa sila ng life-size model ng sinasabing reactor at nag-training ng mga piloto kung paano aatakihin at papasabugin ang mga yon. Sa kasamaang palad, 3 sa kanilang mga piloto ang nasawi sa pagsasanay. At simula pa lang yon ng kontrobersyang kakasangkutan ng Israeli government. Isang malaking bantaraw sa seguridad, kalusugan at kapayapaan ang aksyon ng Iraq sa mundo, partikular na sa kanilang bansa. Kaya bago pa man mabuo ang reactor na tatawagin sanang Osirak, nakaaligid na na parang asong lobo ang Israel sa mga tauhan na gagawa nito. April 6, 1979, ilang mga Israeli agents ang sumabotahe ng ipapadala sanang Osirak reactor sa Iraq na naka-standby sa Le Cenis-sur-Mer sa France. Isang taon naman matapos yun, ang Israeli Counter-Terrorism Agency na Mossad ay naatasang i-assassinate si Yahya El-Mashad, isang Egyptian nuclear scientist na ulo ng Iraqi nuclear program na yon. Hindi rin nakaligtas ang 2 Iraqi engineers na nagtatrabaho sa Osirak na sina Salman Rashid at Abdul Rasul sa mapusok na operasyong ito ng Israel. Ngunit bago pa man makapag-react ang gobyerno ni Saddam Hussein, ilan pang mga French at Italian companies na pawang mga suppliers ng Iraq nuclear program ang pinasabog ng Mossad. Nagpadala rin ng mga anonymous na sulat ang agency sa mga opisyal at technicians ng mga naturang kumpanya na nagsasabing sila ang susunod na biktima kung hindi sila titigil sa kanilang pagtulong sa Iraq. Marahas, madugo at higit sa lahat, kontrobersyal ang taktikang ito ng Israel. Ngunit kahit na ano pa man ang sabihin ng mundo sa kanilang mga galaw, hindi maitatangging naging epektibo yon. Umiisip ng paraan ng Iraqi government para pigilan ang mga sunod-sunod na pagre-resign ng kanilang mga top nuclear scientists sa nasabing proyekto. Ang dahilan umano sa kanilang pag-alis ay ang takot na baka sila na ang sunod na sakmalin sa leeg ng mga mercenaries ng Mossad. Para matuloy ang proyekto, daan-daang libong dolyar na cash bonuses, luxury cars at all expenses paid na international travel at security personnel ang alok ni Saddam Hussein sa kanyang mga researchers. Pero sa kabila ng nakakabulag na halaga na maaaring umabot hanggang $300,000 na pabuya, marami pa rin ang takot na magpatuloy sa kanyang proyekto. Samot-saring pagkukundina ng iba't ibang mga bansa ang natanggap ng Israel mula sa tila pambubuli nito sa Iraq. Ayon sa iilan, wala naman daw matibay na ebidensyang maipapakita ang Israel na gagamiting armas ng Iraq ang nuclear program na yon. Haka-haka o circumstantial evidence lamang ang meron sila. Ngunit ganun pa man,
tila nakahanap ng kakampi ang Israel mula sa bansang pinakahindi nila inaasahan. At yon ay ang kapitbahay ng kanilang kalaban, ang bansang Iran. Matatandaan na noong mga panahon na rin yon, mainit din ang tensyon sa pagitan ng Iran at Iraq. Noong September 30, 1980, nauna na palang salakayin ng Iran ang Osirak gamit ang dalawa nilang F-4 Phantom supersonic jets. At tulad ng Israel, naniniwala rin ang Iran na gagamitin ng bansa ang kanilang nuclear program para lalong palakasin ang armas militar nito. Ngunit dahil sa takot na baka pagmulan ng malaking sakuna ang pinlano nilang pag-atake, imbis na mismong nuclear reactor ang kanilang tinarget, ang control room na lamang ng Osirak ang kanilang pinasabog, dahilan para mag-brown out ang Baghdad ng halos 3 araw. Na-repair naman ng mga Iraqi at French technicians ang mga nasirang parte ng pasilidad, kaya nagpatuloy pa rin ang pagbuo ng Osirak sa kabila ng banta ng dalawang bansang kontra sa kanilang proyekto. At dahil nga sa pagpapatuloy na ito, nagsanib puwersa ang Iran at Israel laban sa komun nilang kaaway. At dito ikinasa ang planong pagpapasabog ng reaktor upang tuluyan ng mahinto ang proyektong yun. Ito ang naging mitsa ng Operation Opera. Ang distansya mula base militar ng Israel patungong Osirak ay mahigit 1,600 kilometers. At kailangan tahakin ng Israeli pilots ang teritoryo ng Jordan at Saudi Arabia na pawang mga kalaban rin ito noong mga panahon na yon. Dahil sa mga problemang ito, minarapat na gamitin ng Israel ang kanilang pinakamalupit na sandata, ang mga F-16 Ace at F-15 Ace na pawang mga fighter jets. At ang Operation Opera ay mas metikuloso pa pala kesa sa kanilang inaasahan. Dahil sa kanilang ruta, hindi maaaring mag-refuel ang mga sasakyang panghipapawid sa oras na sila ay dineploy na sa misyon. Bukod pa rito, kailangan nilang maglungsad ng surgical strike sa kanilang target. Para sa madaling sabi, ang surgical strike ay isang paraan ng pag-atake na tanging ang target lamang ang kanilang papatamaan at papasabugin. Walang ibang pasilidad, tao o lugar na dapat na madamay. Ang kanilang target, ang reaktor sa Baghdad na Osirak. Pagpatak ng October 1980, nagpulong ang Israeli cabinet upang pag-usapan ang mangyayaring pagsasalakay sa Iraq. Dahil sa majority vote na 10-6, inaprubahan ang Operation Opera. Nakipag-ugnayan muli ang gobyerno sa Mossad at sinabing ayon sa kanilang datos, early 1981 ay magiging fully functional na ang nuclear facility na yon. At kung operational na ang gusali, magdudulot ito ng malaking sakuna at pinsala sa kalusugan sa oras na bombahin nila ito. Kaya hindi dapat sila mag-aksaya ng panahon at kung pinaplano nilang targetin ang gusali, dapat na nilang ilungsad ang operasyon sa lalong madaling panahon. November 30, 1980, nagpadala ng mga litrato ang isang F-4 Phantom long-range jet sa Israeli government na naglalaman ng lokasyon at iba pang geographical information ng Osirak. Dahil dito, gamit ang A-4 Skyhawk spy plane, nagpadala ng mga pasikretong aerial survey ang Israel sa naturang lugar. Dito nila nakumpirma na mayroong blind spot ang radar ng Iraqis sa border ng pagitan nila ng Saudi Arabia at tila umaayon ang mga pangyayari para sa Israel. Dahil sa lalong lumalawig na tensyon sa pagitan ng Iraq at Iran, tila nakafocus ang kanilang puwersa militar sa border na yon kaysa sa border ng Saudi Arabia. Kaya bawas ang mga border guards at detection technology sa panggagalingan nilang secret attack. Sa takot na baka makatunog ang Iraqi government, ready to roll na ang Operation Opera pagpatak ng June 7, 1981. 3:55 ng hapon, 8 F-16 Ace at 6 na F-15 Ace ang lumipad mula Ed Zion Air Base sa Israel. Para maiwasan ang resistance na maaring manggaling sa Jordan at Saudi, pumili ng mga pilotong bihasa sa accent at language ng mga naturang bansa ang Operation Opera upang makipag-usapan sa mga ground control na sila kunwari ay grupo lamang ng mga pilotong bahagyang na off track sa kanilang paglipad. Gumana ang plano ng walang kahirap-hirap. Pagpatak ng 6:35 ng gabi, 20 kilometers na lamang ang layo ng Operation Opera sa Osirak Reactor Complex. Dahil dito, umakyat na mabilis ang mga F-16 na may distansyang 6,900 feet upang hindi ma-detect ng Iraqi defenses. Nang makarating sa airspace ng compound, sabay-sabay na nag-dive ang mga jets mula 6,900 feet patungong 3,600 feet na may bilis na 1,100 kilometers per hour. At sa oras na nagkaroon na sila ng clear vision ng kanilang target, singbilis ng kanilang lipad ang mga sumunod na nangyari. Nagulat ang Iraqi soldiers at scientists sa kanilang nasaksihan.
Kada 5 minuto, sunod-sunod na mga bomba ang lumalapag at sumasabog sa reactor na ilang taon nilang kinukumpuni at binubuo. Sa sunod-sunod na bigla ang pagsabog, wala nang nagawa ang mga Iraqi personnels na nasa lapag, kundi humanap ng matataguan upang hindi madamay sa pag-ataking isinagawa sa kanila ng Israel. Perfect timing rin ang kanilang pag-drop ng bomba dahil nasa dinner break pala ang mga Iraqi soldiers habang papasok ang Operation Opera sa kanilang teritoryo. Ugali pa naman din nilang magpatay ng kanilang mga instrumento sa oras na sila ay magbibreak. Hindi iniisip ng mga Iraqi soldiers na may banta galing sa border ng Saudi. At dito nga dumaan ang mga fighter jets galing Israel. Pinilit naman ng mga Iraqis na bumuelta at magpaulan ng mga anti-aircraft missiles sa Israeli pilots. Pero ni isa, wala man lang silang natamaan. At sa loob lamang ng 2 minuto, gumuho ang Osirak nuclear program at tagumpay ang Operation Opera. Dahil tagumpay nilang napasabog ang target, umakyat muli sa high altitude ang grupo ng mga Israeli fighter jets upang makabalik sa kanilang home base. Ginamit nila ang pinakamaigsing ruta ng Saudi Arabia upang mapagkasya ang natitira nilang gasolina na hindi na kailangan pang mag-refuel. Nagpadala ng reinforcements ang Israel ng karagdagang fighter jets upang sumalubong sa mga Iraqi MiG fighter jets na hahabol sa grupo. Ngunit wala silang namataang puwersang humabol. Sa bilis ng pangyayari, hindi man lang nakapag-react ang Iraqi Air Force. Nakarating ng ligtas ang grupo sa Israel na halos paubos na ang gasolina. Inabot lang ng 2 minuto ang air raid at 14 sa 16 na bombang kanilang pinakawalan ay eksaktong tumama sa target ng nuclear reactor. 10 Iraqi soldiers at 1 French civilian ang nadamay sa pag-atake. Umayo naman ang Israel na bayaran ang danyos na kanilang nagawa sa pamilya ng French na nasawi. Pero para sa mga Iraqi officials, mas masamang kapalaran ang naghihintay sa kanila. Matapos na malaman ni Saddam Hussein ang kapalpakan ng kanyang mga tauhan, inorder niya na i-execute ang kanyang Western Air Defense Zone Head na si Colonel Fakhri Jaber. Hindi rin nakaligtas ang ilang opisyal sa kanyang pagkagalit at dismaya at ikinulong sila bilang mga political prisoners sa Iraq. Bagamat naging kontrobersyal, kinalaunan, umayon rin ang mundo sa naging desisyon na ito ng Israel. Partikular na ang former US President na si Bill Clinton. At sinabi nila na kung hindi dahil sa Operation Opera, malamang napasakamay ni Saddam ang isa sa mga pinakadelikado, pinakamapinsala at pinakamalakas na armas na nagawa ng tao, ang nuclear technology. Pero sa kabilang dako, marami rin ang naniniwala na false accusation lamang ito ng Israel, Iran at maging ng Amerika sa bansang gusto lamang sana na magkaroon ng reliable na source ng enerhiya para sa kanyang mga mamamayan. Ikaw, ano ang opinion mo dito? I-share mo lang ang iyong saloobin sa comment section sa baba. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.